Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino kaya ang pwedeng sumunod na lumaban dito sa Miss Universe? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito nga, katatapos lang ng Miss Universe 2023 at ito nga may pa-announcement nga. Ang Miss Universe daw na for 2024 ay magaganap sa November dito nga sa Mexico. Are you excited guys? Kasi ako, sabi ko sana makabawi-bawi naman tayo dito. Sino kaya yung mga kandidata na nakikita natin na pwede nating ilaban dito sa Miss Universe? So yon. So maraming nagsasabi, syempre dapat daw makabalik daw tayo ulit sa semifinals. Ayun. Number 2, dapat yung kandidata natin ay kayang ipanalo ang Miss Universe crown. Sino kaya sa tingin ninyo ang dapat nating ipadala for next year? Ako kasi sa nakikita ko ha, na parang kaya niyang ibalik tayo sa semifinals para makontinue. Ako kasi yun lang eh, yung matawag ka sa semifinals, okay na yun. Kasi yung panalo, swerte-swertihan na lang talaga yun para sa kandidata. Pero yung sasabihin mo na ibalik tayo doon sa semifinals katulad ng ginawa ni Michelle, di mahirap yun. So, totoo lang. But meron ako mga kandidata na napipisil na parang piling ko eto pwede to sila. Una ay si Maureen Mountain. Yes! Maureen Mountain kasi syempre may experience na siya sa iba't ibang klase ng pageant. Una, sumali na siya sa Miss USA. Sumali siya sa Miss World Philippines. Sumali siya sa Binibining Pilipinas. At kung sasali siya dito sa Miss Universe Philippines, hindi imposible na manalo si Maureen Mountain dahil alam naman natin yung ganda na meron siya, yung galing niya pagdating sa entablado, at kaya niya talaga sumabay sa lahat ng mga kandidata na makakalaban niya dito sa Mexico, di ba? Kasi sa Mexico, kasi syempre puro Latina na naman yan. Kailangan magaganda at talagang, alam mo yung syempre, kailangan maputi si girl. So ako para sa akin, eto nga, isa sa mga nakikita ko si Maureen Mountain, dating Miss Globe title holder 2021, kung hindi ako nagkakamali. And then ayun nga, parang feeling ko kaya niyang makipagsabayan sa lahat ng makakalaban niya dito sa mga kandidata dahil may experience na siya, well experienced na siya, tapos alam niya kung paano mag prepared sa sarili niya. Totally hindi naman na transformational leader yung hinahanap, di ba? So ang hinahanap na ngayon yung alam mo yon, yung may atake ka lang. Kung ganda, maganda to si Maureen Mountain. Talagang masasabi mo, iba din yung beauty na ino-offer niya. Plus, nandoon din, performance level, ay iba din to. Magaling din to pagdating sa pasarela at kaya niya talagang sumabay. And then, of course, dahil sa experience niya, alam niya kung paano maghanda sa competition, lalo na kung ganito kalaking pageant. So, parang feeling ko hindi siya basta-basta magpapabaya. At kung pagdating naman sa communication skills, talaga naman masasabi mo, may ipapalo naman talaga ang kanyang communication skills. Kaya parang feeling ko, Maureen Mountain, yes, pasok na pasok sa bangato. At parang feeling ko, kaya niyang makipagsabayan sa lahat ng makakalaban niya pagdating dito sa international pageant ng Miss Universe. Tapos maganda pa si Maureen Mountain, di ba? So, yon. Isa siya sa mga nakikita ko at request ko na sana sumali sa Miss Universe Philippines this year. Pero syempre abangan natin kung gusto nga pa talaga ni Maureen Mountain na lumaban pa at kaya niya pa bang ipanalo tong competition ng Miss Universe Philippines. Piling ko naman oo, kayang-kaya ni Maureen Mountain to. So she is my ano talaga, isa sa mga choices ko na I wish na sana sumali this year sa Miss Universe Philippines, di ba? So yon. And then pangalawa syempre si Kathleen Payton. Yes!
Kathleen Payton. Una kasi si Kathleen Payton, subok din yung kakayahan nito pagdating sa pageant, lalo na sa international pageant. Nakita natin kung paano to kumabog sa Miss Echo International at nanalo bilang title holder ng Miss Echo International doon sa competition niya. Alam natin kung paano maghanda, yung handa na alam mo na with determination talaga to get the title holder sa international pageant. At plus, syempre, yung talino na meron siya, talagang hindi mo rin matatawaran. Magaling ang kanyang comm skills, magaling kung paano makipagsabayan pagdating sa hudaan. Plus, nandoon beauty. Oh my God, beauty is talagang kabog ang beauty niya. Sobrang ganda ni Kathleen Payton. Isa din to sa mga kandidata na talagang masasabi mong kaabang-abang sa totoo lang. At balita ko, nagpiprepared na daw siya ngayon talaga para sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines this year, dahil confirm na lalaban daw to. At ayun nga, talagang pinaghahandaan niya ang bawat aspeto pagdating sa kanyang pasarela, pagdating sa kanyang communication skills, ay talaga daw tinututukan to ng maigi ni Kathleen Payton ngayon. Ako naman, maganda to kasi noong nakaraang taon pa siya nagpiprepared para sa Miss Universe Philippines. So, kumbaga, parang isang malaking paghahanda ang ginagawa niya. So, ibig sabihin, target niya talaga ay manalo sa competition. At target niya talagang makarating sa Miss Universe. At hindi naman imposible yun, Diyos ko naman. Sa ganda ni Kathleen Payton, sino ba naman tatanggi sa beauty na meron na to? So, ang kailangan lang gawin talaga ni Kathleen Payton, syempre, transformation. Transformation, kasi parang feeling ko, she's a look-like younger pa. Yung parang baby pa masyado. Pero kapag ito na mold talaga na parang wow, empowered to eh. Pag naging isang kandidata to na Miss Universe Philippines. Kasi iba eh. Ibang magtrabaho si Kathleen Payton eh. At nakikita ko na totoong kaya niya makipagsabayan sa lahat. Nakita naman natin yung ginawa niya sa Miss Echo International. Diyos ko, talagang sumadsad talaga siya sa pagtitraining. Pero ngayon, syempre, ibang level to. Parang feeling ko, paghahandaan niya to ng bonggang-bongga. So, gusto ko to. Kathleen Payton for the Miss Universe Philippines 2023. O, diba? So, imagine niyo guys, dalhin to sa Mexico. Ewan ko na lang kung di maloka sa kanyo yung mga kandidata nang ilalaban at itatapat dito kay Kathleen Payton. For sure, kaya ni Kathleen Payton ibalik tayo sa semifinals. Kaya ni Kathleen Payton na makipagsabayan hanggang sa dulo ng competition, swimsuit round, evening gown. So parang feeling ko, kaya niyang kumabog sa bawat aspeto ng competition. Plus, ang sexy din ni Kathleen Payton talaga. Hindi mo matatawaran yung ganda na meron siya. Pero, ang tanong ko, ready ba si Kun Ann? Di ba? Ready ba si Kun Ann na mapanood ang ex-girlfriend ni Bundat? Di ba? So, tignan natin kung alam mo naman yon si Madam Kun Ann, lalaki niya to ngayon. So, tignan natin kung ready si Kun Ann or may imbier na si Kun Ann. So, ayan yung abangan natin. And then, of course, ito talaga. Isa to sa mga hinihintay ng lahat. Sobrang tagal na. Every year, sinasabi ng lahat na ko, mukhang taon na to sasali itong si Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Taon-taon, since 2019, 2020, 2021, 2022, ngayon taon na to, inaabangan na lahat. Sasali kaya si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines? So yon, isa si Atisa Manalo sa mga gusto kong sumali. Nakita natin kung ano ang napatunayan niya nung sumali siya sa Binibining Pilipinas at nakuha niya yung corona ng Binibining Pilipinas International. And then, kahit ako noon yung nanalo siya ng Binibining Philippines International, medyo nagduda ako sa capacity or kalibre nito ni Atisa Manalo na parang talaga ba kaya niyang manalo ng Miss International. So, ganun talaga. Pero grabe, subok etong si Atisa Manalo. Kung kabugan din lang naman ang pag-uusapan at kung pagpiprepare din naman ang pag-uusapan, talaga makikita mo Atisa Manalo yung preparasyon talaga na tinatawag, kung paano siya mag-prepare sa isang laban para sa international pageant, ay talaga namang wala ka talagang pagdududahan.
talagang subok ang kakayahan niya. So ako maraming beses ko na to napatunayan kay Atisa Manalo, na sabi ko nga, iba magtrabaho si Atisa Manalo. So eto siguro yung level na katulad ni Michelle D. Kung susundan natin si Michelle D, I go for Atisa Manalo talaga. Kung hindi sasali si Maureen Montaigne, hindi sasali si Kathleen Payton, pero kung silang tatlo magsasabay-sabay, syempre iba talaga si Atisa. Si Atisa kasi meron siyang dedication sa ginagawa niya, talaga with the heart. Hindi ko naman sinasabing wala si Kathleen, wala si Maureen Montaigne, pero kasi si Atisa kasi iba magtrabaho. Siguro mas gugustuhin ko na makita ngayon taon na to na sumali sa Miss Universe Philippines ang isang Atisa Manalo, kasi parang feeling ko eto talaga. Sa sobrang tagal na hinihintay si Atisa Manalo, gusto ko makita yung transformation niya na from international to universe rather, di ba? Kasi madalas world to universe rather, pero ito kasi si Atisa, she's a international to universe rather. Kung paano siya magiging fierce pagdating sa competition, like Catriona Gray, di ba? Si Catriona Gray fierce to eh nung lumaban siya dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Sa Binibini Pilipinas. Pero yung nasa Miss World siya, sweet siya eh. So gusto ko ganun din yung makita ko dito kay Atisa Manalo, to how to become a transformation at like a empowered woman or fierce woman. Di ba? So experience, magandang experience ni Atisa dahil nag-first runner-up siya sa Miss International at hindi biro yun. Alam mo kung paano to maghahanda pagdating sa competition, alam mo kung paano to gumalaw sa entablado, pasarela talaga namang masasabi ko. She's amazing. Amazing ang pasarela talaga ng ginagawa niya. Yung kung paano to kumabog, wow, panalo. At masasabi ko na kaya ng isang Atisa Manalo na makipagsabayan talaga sa lahat ng mga kandidata, kasi minsan niya na to nagawa dito sa Miss International. Maaaring hindi pinapalad ang lahat ng sumasali dito sa Miss Universe na galing sa Miss International, kasi si Miss Canada, di ba, na El Tocuyo nga. So ako, para sa akin, why not? Kaya to ni Atisa Manalo, kasi iba yung caliber ni Atisa Manalo. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kung training, feeling ko talagang bubuhos niya to 100%. Kasi malaki talaga yung paniniwala ko na si Atisa Manalo ay kayang sumabay sa entablado dito sa Miss Universe. Kaya niyang makipaglaro sa mga kandidata dyan. At kaya niyang mailagay ang Pilipinas sa posisyon na mataas-taas. Kung si Michelle D nakaabot ng top 10, kaya niyang pantayan yan o kaya niya pang higitan yon. Ganun yung level na meron itong si Atisa Manalo. Kaya nga sabi ko, kung magsasali ulit tayo ng kandidata sa susunod na taon, I think I go for Atisa Manalo talaga for the next Michelle D. Kasi alam natin yung galing ni Atisa Manalo at ang tagal natin itong hinintay, di ba? Kasi lahat tayo naniniwala na kaya ng Atisa Manalo na manalo sa Miss Universe. At malay mo, hindi natin alam, di ba? Naka-ano pala sa kanya yung universe, naka-destiny. So, hindi siya nanalo ng Miss International kasi for Miss Universe pala siya. Who knows, di ba? So yun, so I'm so excited kung sakaling sasali itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Parang feeling ko magandang laro to, magandang bakbakan to, magandang kaabang-abang. Mm-hmm. Sa totoo lang. Pero kasi may narinig ako eh, sabi ni Atisa Manalo, confirm daw siya sasali talaga. Kasi parang sabi ni Ian sa conversation nila na sumali ka na. Tapos ang sabi ni Ian, yes ma. O, di ba? So, malay mo, eto na yon, eto na yung hinihintay natin na panahon. Saka it's time na rin naman kasi nagkakaedad na si Atisa. Pero kasi si Atisa Manalo, kung ganda, Diyos ko, ang ganda-ganda. Tapos alam mo yon, tangkad, matangkad. Tapos magaling din talaga yung caliber niya sa entablado. Kaya parang, oh my God. So, yon. So, sila guys yung nakikita ko na possible na pwede natin ilaban sa international pageant. I think magaganda silang tatlo. I think may ibubuga sila sa entablado. Pero kung sa kanilang tatlo, sino ang pipiliin ko? Siyempre, I go for Atisa Manalo talaga. Si Atisa yung nakikita ko na parang
kaya niya ang Miss Universe. Kasi Kathleen Payton din, sana huwag nga silang magsabay ni Atisa eh. Sana si Kathleen Payton sa susunod na, pag sumali si Atisa Manalo, hayaan niya nang sumali para makuha ni Atisa Manalo yung corona. Pero, of course, challenge to kay Atisa, di ba? So, for sure naman, hindi naman siya matatalo ni, hindi naman siya matatalo ni ano, Kathleen Payton, di ba? So, hindi yan magpapabaya na matalo siya kay Kathleen. So, mas gusto ko na sana wag magsabay para sa susunod na taon, sumali si Kathleen Payton. Yung alam mo yung sunod-sunod na may nakareserva na marami pang pwede talagang ilaban. Bukod doon sa makakadiscover pa tayo ng better ha. So yon. So ayun yung guys yung akin na kung magpapadala tayo ng kandidata, I go for Atisa Manalo for next year. So kayo ba guys? Kayo guys? Sino guys ang napipili nyo sa tatlong mga kandidatang nabanggit natin? O meron pa kayong nakikitang iba? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! We'll be right back.